Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa health benefits ng ampalaya. Pati na rin po yung risk ng pagkain ng ampalaya. So ito pong pag-uusapan natin, maraming mga bata na maaring ayaw kumain ng ampalaya. Hindi lang bata, may mga kilala akong mga adults na ayaw daw nila ng ampalaya. Ang unang sinasabi nila, sobrang pait, hindi ko kayang kainin yan. Aba, ngayon po, bukod sa ipapaliwanag ko ang health benefits ng pagkain ng ampalaya, kasama na po ang health risk ng pagkain, tuturuan ko pa kayo by the last part of our lecture, papaliwanag ko kung paano kaya natin pwedeng bawasan ang pait ng ampalaya. At the same time, bibigyan ko pa kayo ng mga special recipe. Yung mga tinatawag nating Chef Gary's recipe tungkol sa ampalaya. So, abangan nyo yan mamaya. So, pag-usapan muna natin yung ampalaya. Ampalaya, well, saltang Tagalog yan eh. Dun sa tinatawag na bitter melon. Pero alam nyo po ba na ang ampalaya ay napakaraming pangalan? Ang scientific name po niyan, Momordica charantia. About 22 years ago, mga year 2000, ako po yung siguro isa sa mga doktor na nagbibigay ng paliwanag sa radyo tungkol sa mga kahalagahan ng mga tinatawag nga natin mga herbs. At isa po sa aking inintroduce way back 22 years ago is itong tinatawag na ampalaya o yung tinatawag na Momordica charantia. Siguro kung kayo po ay mga edad pagpalagay natin mga 40, ay siguro mga 20 anyos kayo noon, no? Eh, narinig nyo siguro ako sa radyo, nagbabanggit about, oh, magandang ampalaya dahil ito'y nakakatulong para sa mga taong may diabetes, nakakapagpababa ng blood sugar at kung ano-ano pang benefits ng ampalaya. At yan yung tinatawag na charantia. Actually, parang ano yan eh, parang tsaayan, di ba? Kilala din to sa salitang bitter melon, bitter gourd, balsam pear, pare o karela. Depende kung saan bansa ka. Eh, nang tanong, eh, iniisip ko eh, ano ba talaga tong ampalaya? Gulay ba to? O prutas? Eh di nag-research ako. May nagsabi na gulay, may nagsabi na prutas, may nagsabi na basta herbs ang tawag. Pero, inalam ko, is bitter gourd or bitter melon a fruit or a vegetable? Abay, nagulat ako. Baka kayo rin nagulat. Eh, prutas pala yan? Ang sinasabi, bitter melon is a fruit in the gourd family. Unique ang appearance nito at ang flavor nito ay medyo naiiba. Eh, kinoconsider po ito na pinakamapait na prutas sa buong mundo o the bitterest fruit in the world. Ngayon, ang tanong, eh Doc, eh kasi alam ko ang palaya, eh yan, yung nakikita nyo dyan, eh parang hindi naman siya smooth, hindi ka pareho ng patola, di ba? Oo, tama, wala ho tayo makikita ang palaya na smooth na smooth. Dahil tinignan ko pa, sa iba-ibang bansa, ano ba itsura ng ampalaya? Ito, nakita ko. Aba, sa Thailand, Chinese, sa China, sa Taiwan, iba-iba po wala ang itsura ng ampalaya. Sa Vietnam, sa Pilipinas, eh, halos makikita nyo, iba rin. Eh, lalo na po doon sa Indonesia, saka doon sa South Asian types, no? Yung talagang parang, hindi ko may paliwanag, eh, very rough, no? Magaspang na, medyo matatalas pa nga yung mga ibang surface, no? So, ngayon, bakit mas maganda pag-usapan itong ampalaya? Kasi I'm sure marami sa inyo ang alam lang tungkol sa maganda to sa diabetes. Oh, tama po yon. Pero alam nyo po ba na special po ang tinatawag na bitter melon? Bakit special? Kasi po, excellent source of nutrients po ito. Alam nyo po ba na twice ang calcium nito compare mo sa spinach? Twice ang potassium compare mo sa banana. So kung tayo pinupulikat, madalas natin marinig kumain ng saging dahil mayaman sa potassium. Eh, pwede ka pala kumain ng ampalaya eh. Dahil doble pa ang potassium nito compare mo sa banana. At yung tinatawag na beta-carotene na nakikita sa mga broccoli, eh twice din ang dami ng bitter melon o ampalaya.
Bukod dyan, sa mga nabanggit nating calcium, potassium, beta-carotene, eh mayaman din po ito sa mga iba pang mga vitamins and minerals tulad ng manganese, zinc, folic acid, peptides, steroidal saponins, fiber at marami pang iba, no? Mayroong vitamin C, may vitamin B1, B2, and B3 at marami pang iba. So kapag pinag-usapan ang nutritional value ng ampalaya, eh ang dami pala nito. At nalaman, sa 2 buwan na pagkain ng ampalaya, hindi naman marami yan, no? Yung tipong pang-ulam mo lang, pero 2 buwan mo tinuloy-tuloy, eh nakakatulong to na bumaba ang inyong blood sugar. So nababawasan din yung risk of having diabetes, so pwedeng preventive, di ba? So ngayon, let's talk about the health benefits, no? So unahin na natin doon sa pinakaalam nyo na health benefits ng pagkain ng ampalaya. Ang alin? Siyempre, unang-una alam natin, it reduces the risk of diabetes. Ito po, marami ng pag-aaral. Nalaman ang ampalaya, lalo na yung buto ng ampalaya, ay may taglay po itong insulin-like property na kapareho po ng insulin na ginagawa ng ating lapay o pancreas o insulin na itinuturok dyan sa mga pasyenteng type 1 diabetic. So, nakokontrol nito ang blood sugar, nagiging less ang inyong pagiging dependent sa pag-inom ng gamot. Eh, maganda po yun. Kasi kung kumakain ka pala ng ampalaya, regular, halimbawa, eh, kung mahilig ka sa ampalaya, chances, yung gamot ninyo ay hindi na madadagdagan o tataasan ng dosage. Sa ganung paraan, yung mga posibleng side effect ng gamot ay maski paano maiwasan natin o malesen natin. Nalaman din na ang ampalaya ay tumutulong ma-reverse yung tinatawag na insulin resistance. Ibig sabihin, kung kayo po ay may insulin nga pero hindi nyo naman masyado nagagamit, tumutulong ang pagkain ng ampalaya na maging mas epektibo ang inyong insulin. Oo, di ang ganda. Sa ganung paraan, maiwasan po natin yung mga complication na dala ng diabetes tulad ng mga alolabo ng mata, nabulag, kidney disease, stroke, heart attack, at yung mga diabetic fit, no? Yung mga nabubulok yung paa o nagkakaroon ng sugat na hindi gumagaling. So yan yung alam na natin, no? Pero bukod po dun sa nare-reduce po ang inyong pagkakaroon ng diabetes o nakokontrol ang inyong blood sugar, tumutulong din ang ampalaya na mabawasan ang inyong risk ng pagkakaroon ng cancer. May mga pag-aaral na particularly ang tinutukoy nating cancer ay yung tinatawag na leukemia o cancer sa dugo. So, nalaman po na may taglay ang ampalaya na nagpapabagal ng pagkalat at pagdami ng cancer cell. So, yung mga diet na consistent sa pagkain ng ampalaya, eh maaari makatulong po ito na makontrol ang pagkakaroon nyo ng cancer na tinatawag na leukemia. Pangatlong health benefits po nito ay tumutulong din po ito mabawasan ang panganib na magkaroon kayo ng AIDS or HIV. Alam nyo na po yan, no? Usually, sabi sexually transmitted o kaya sa blood transfusion o contact sa dugo na merong infected ng HIV. So, paano naman, no? May specific po na sangkap ang ampalaya na tinatawag na glycoprotein beta-momorcharin. Nako, ang hirap, no? Glycoprotein beta-momorcharin. Ito po'y tumutulong para mapigilan o ma-retard ang effect ng HIV. At the same time, tumutulong po ito na stop ang tinatawag na protein synthesis ng cells na nagdudulot ng HIV or AIDS. O yan. Ito po mga sinasabi ko po ay base na po sa mga ginawang studies. Pang-apat na health benefits, tulad naman ng lahat ng mga gulay at prutas, ay mayroon po itong taglay na antioxidants. Yung antioxidants, tulad ng mga paliwanag ko sa mga nakaraan, yung salitang anti, eh di ba kontra? Oxidants, ibig sabihin yung oxidation process ng ating katawan na dala ng nagkakaedad, dala ng pagbabago sa ating oxygenation sa katawan na pwedeng humantong sa early aging, pwedeng humantong sa pagkakaroon ng cancer, at mga sakit na masasabing nating degenerative diseases o mga sakit na dala ng tumatanda. So, ang mga pwedeng magbigay ng chance na magkaroon tayo ng free radicals sa ating katawan. Yung free radicals, yan po yung sumisira sa ating mga cell, yung tulad ng pollution, yung mga smoking,
o mga iba pa mga toxic chemicals ay nakukontra po ng oxidation process. So binuboost din nito ang ating immune system. Number 5, health benefits. Tumutulong po ito sa mga may asthma. So nakaka-relieve po ng mga asthmatic attack. So yung mga may asthma na nanonood ngayon, wala namang masama kung kakain kayo ng ampalaya, di ho ba? Ngayon, kung sasabihin nyo mapait, ay intay-intay lang kayo. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga tips para hindi maging mapait ang ampalaya. Okay? So, sa mga may asthma, lalo na yung mga palaging inuubo, napakaraming plema, nalaman po ng ampalaya ay nakakatulong na magpalusaw ng inyong plema. So, nakakatulong din to na mabawasan ang tsansa na kayo'y atakihin ng asthma, lalo na kung kayo po ay mayroong tinatawag na allergic sa mga alikabok, yung mga ganyan. So, yung mga regular na kumakain ng ampalaya, mapapansin nila, mas lesser ang tsansa nila na atakihin ng asthma. At kung may asthma naman sila, bukod sa mga gamot na ginagamit nila, kumain sila ng ampalaya, mapapansin nila, mas mabilis na ma-relieve o gumaling ang kanilang atake ng asthma. Number 6, tumutulong din to suit your skin. So, ang ganda pala to para sa mga may acne, wrinkles, no? Nalaman na ang ampalaya ay mayroon tinatawag na isang chemical na tumutulong mabawasan ang tsansa na magkaroon ka ng acne at wrinkles. May antimicrobial or anti-inflammatory properties ang ampalaya. Ano ibig sabihin ng antimicrobial? Aba, para antibiotic. Eh kung ba, alam kasi natin, pag pinag-usapan antibiotics o antiseptics, ang unang-unang nasa isip nyo, guaba o kaya bayabas, yung ginagamit sa mga nagpapatuli, di ba? Meron kasing ano yan eh, parang hindi ka magkaroon ng infeksyon. At hindi lang po yun, pati ang palaya meron. Then number 7, tumutulong sa digestion. So bakit? Ang ampalaya ay may tinatawag na digestive enzymes na tumutulong para yung inyong kinain ay mas madali nyong matunaw. Aba! Maski ako, ngayon ko lang nalaman yan dahil sa pagre-research ko, sineshare ko sa inyo, natututo din po ko. Number 8, tumutulong din sa weight reduction. Bakit na naman? Kasi po ang ampalaya ay low in calorie, low in carbohydrates, at ito ay tumutulong na magkaroon ka ng feeling of fullness pag kumain ka, busog ka agad. Pansinin niyo, pag kumain nga ako ng ampalaya, usually mga ginisang ampalaya, no? Napansin ko mas madali ka mabusog. I-try niyo po 'yan, ha. Then number 9, tumutulong din to promote wound healing. So yung mga taong may mga sugat na napansin, aba, tagal yata gumaling na sugat ko, ha. May sugat o kaya nagkaroon ka ng injury, ang tagal mo makarecover. Nalaman na tumutulong din makontrol ang blood flow pag kayo'y kumakain ng ampalaya, na mahalaga po sa wound healing at prevention na rin ng infection. And number 10, ang ampalaya ay tumutulong din sa mga constipated. So kung kayo po'y constipated o hirap dumumi, eh siguro isang bowl lang ng ampalaya na ginisan nyo, mas maraming ampalaya kaysa kung ano pa mga sahog na ina-add nyo, no? Ay nakakatulong po yan. Dahil sa fiber content niyan, nakakatulong yan para makaiwas sa constipation na hindi naman magkukos ng diarrhea. Basta sapat lang ang inyong kinain. So, tulad lagi ng aking paliwanag, kung may mga health benefits po ang ampalaya, meron din po dapat tayong pag-ingatan. Okay? Pero ito mga pag-iingat na to ay nangyayari kadalasan kung medyo nasobrahan ng kain. Eh, meron iba kasi, baka naman almusal, tanghalihan, tapos merienda, hapunan, pagkatapos nag-midnight snack ka pa ng ampalaya, eh, talaga malilintikan po tayo niyan. Okay, ito po yung mga dapat niyong bantayan. Pag sobrang kinain ninyo, pwede kayong mag-diarrhea o pwedeng may naduduwal o nasusuka or intestinal issues tulad ng para nag-hyperacidity. Pag sobra. Ano ba yung sobra? Siguro naman pag sinabi natin na lumikit ka pa sa isang tasa o isang mangkok, eh sobra-sobra na po yon. May mga reported cases po ng vaginal bleeding, lalo na mga buntis, ha. Ingat po, pwede kayong magkaroon ng uterine contraction o paghilap ng inyong matres at humantong sa abortion kung kayo po'y mapakain ng sobrang ampalaya. Actually, may mga ibang doktor na hindi nga ina-advise kumain ng ampalaya ang isang babaeng buntis, lalo na pagdating na doon sa ikahuling trimester niya, yung ika 7-8 month ng pagbubuntis, no? So, I would suggest
Wala namang masama kung hold muna natin kung kayo po'y buntis, no ha? Mga lola ha, tandaan niyo sinabi ko, lola. And dangerously, pwede magpababa ng blood sugar. Siyempre, since sinabi ko na Ampalaya ay nagpapababa ng blood sugar, eh pwede po mangyari na kung kayo po'y nagsasaksak ng insulin o kaya umiinom ng gamot sa inyong diabetes, pero hindi naman kayo kumain ng sapat o hindi kayo kumain, pero nagsaksak ka ng insulin, uminom ka ng gamot mo sa diabetes, tapos kumain ka ng Ampalaya, eh pwede pong bumagsak ng todo ang inyong blood sugar at pwede namang mahilo rin kayo o manghina, di ba? At ang pinaka-risk na matindi ay magkaroon ng liver damage sa sobra-sobra-sobra na ang kain. So, tandaan niyo po yung mga yan. So, take note of that, ha? Very important. Ngayon, palagi sinasabi sa akin ng mga pasyente, Doc, paano naman yan? Sama-sama ng lasa ng Ampalaya. Ang pait-pait, hindi ko kaya. O, huwag kayo mag-alala, naisip ko na yan. So, ngayon, ito naman second part ng aking paliwanag. Ayan, nakatutok naman sa Ampalaya recipe. Ha? Chef Gary recipe. Pero siyempre, bibigyan ko muna kayo ng tip, no? Ang number one na alam kong luto ng Ampalaya ay ginisang Ampalaya. Usually, ginagawa niya with egg, hipon, at kung ano-ano pa. So, bago natin gisahin yung Ampalaya, meron po tayong gagawing ritual. Ritual, hindi ho. Paano ba mga paraan? I'm sure narinig nyo na yung maglagay ka ng asin, ibabad mo yung Ampalaya, pagkatapos after mga 5-10 minutes, hugasan mo, no? Okay, pero may iba pa. Tuturo ko sa inyo. Dito, hindi kayo dihado. Dito, natuto na kayo ng tungkol sa kalusugan. Natuto pa kayo magluto. O, tingnan nyo to, ha? How to decrease the bitterness in ginisang Ampalaya. Yan. Yan ang mga Ampalaya sa Pilipinas. Ganyan ang itsura, di ba? So, tuturuan ko kayo. Ito, number one tip ko po. Ito. Gamitin nyo yung bata. Uy, maberde na Ampalaya. Nalaman po, yung mga matured at yung mga dilaw na Ampalaya ang mas mapait kumpara nyo po sa mga bata at medyo berde pa. Abay, parang tao din, no? Hindi, biro lang, ha? Biro lang, ha? Baka may sabihin ng mga matatanda dyan, bitter na ba ako, Doc? Hindi naman, ha? Hindi, biro lang po. Pero yan po ang mga tinuturo. Ngayon, paano man nalaman kung bata pa yan? Alam, mahinga mo ng birth certificate yan, no? So, ang gawin nyo po, basta kulay berde. Berde pa siya. Huwag yung medyo madilaw-dilaw na. Medyo, pag madilaw-dilaw na, medyo matanda na yun. Okay? So, tandaan nyo, ha? Yun ang basihan natin ng bata. Medyo berde pa. Okay. Ano pa? Aba, ngayon nyo lang yata narinig yan, no? Ito pa, pangalawa. Make sure to scrape off yung pinakaputi dun sa, di ba, pag hinati mo na yung Ampalaya, may mga buto yan. Tapos may kulay puti yan, eh. Ano, hindi ko alam ang tawag dun, eh. Scrape nyo po yung puti niya, no? Tapos, slice nyo po yung green na fresh na Ampalaya, ha? Thinly as possible. Bakit? Basta, huwag nyo lang tanongin. Basta thinly, ha? Ibig sabihin, manipis ang paghiwa nyo. Huwag malalaking hiwa. Manipis ang paghiwa. Ano pa? Ito pa number 3. Paglulutuin nyo na po Ampalaya, make sure pag hinahalo-halo nyo po, minimal lang. Huwag nyo masyadong parang gigil na gigil ka. Parang hinalo mo ng todo, eh. Kaya wag mga misis, wag kayo magluluto pag mainit ang ulo nyo sa asawa nyo, ha? Dapat stir nyo lang dahan-dahan at wag nyong i-overcook. Mas pumapait pala pag hinalo mo ng hinalo yung Ampalaya at na-overcook. Ha? Ngayon nyo lang nalaman yan. Umamin, umamin kayo, ha? Ngayon nyo lang nalaman sa akin yan. And number 4, kung sobrang pait pa rin, pwede ka mag add ng konting sugar, pero wag marami. Make sure, ha, nakalagay rito, use in the right proportion can help neutralize yung bitter flavor. Then mag konting budburan mo ng konting asin o kaya ng paminta, no, mga kalahating kutsarita lang, wag naman sobrang dami. Makakatulong po yan. So yung unang sinabi ko, ibababad nyo, diba, hiwa-hiwain nyo yung Ampalaya pino, tas ibabad nyo sa, lagyan mo ng asin, harap, likod, tagiliran, lagyan mo, tapos i-stand mo lang dyan ng mga 10 minutes. After 10 minutes, hugasan nyo na, tapos pigaan para maalis yung alat. Baka naman nawala nga yung pait, tapos naging maalat naman, eh. Paano naman yung may high blood? Remember, kaya natin pinalagay ng asin, hindi para maalat yung inyong panlasa, kundi matanggal yung pakla o yung tinatawag natin
bitterness. Okay, tandaan nyo ha. Ngayon, let's go to my recipe. Ito na po, ginisang ampalaya with egg. Yan, yan ang number one na, siguro ito siguro masasabi ko pinakapangkaraniwan. Ginisa, tapos nilagyan ng sibuyas, mga ganyan. So, ito lang po mga ingredients na kailangan nyo, mga misis, no? Okay, kumuha muna ng isang ampalaya, medium size. Dok, ano bang sukat ng medium size? Naku, nalimtikan na. Hindi ko nakuha yung ruler, ha, yung sukat. Ha. Kasing laki po ng paan nyo. Yan. Depende po kung paan ng duwende yan, no? Paan ng bata. No? Basta kasi laki ng paan nyo, medium lang tawag yan. Huwag lang kung size 13 yung sapatos nyo. No? So, sundin nyo lang po ito. Basa naman. No? 2 medium ampalaya, 2 tablespoons salt, more to taste. Base lang sa panlasa, huwag sobra ha. 2 tablespoons of canola oil, 1 medium red onion, peeled sliced thinly, 3 cloves garlic, peeled chopped, 2 small tomato slice, 1 4 cup water. Yan na po. Basta yan po yung mga ingredients ha. Eh, mami ako na ituturo paano pagluto. Basta yan muna yung ingredients. Tabi nyo muna yan. O, iba naman. Dok, ano ba bang ibang luto natin dyan? Ah, ito, pwede ito. Arellanong ampalaya. Yan, nakikita ko rin yan. Yung may mother ko, magaling magluto niyan. So, nandyan yung parang, parang giniling eh, no? Nandun. Parang fish, parang meatballs nandun, nakasaksak dun sa loob ng ampalaya, no? Yan. Ano naman ingredients nito? Ito po ingredients niya, no? O, sige, kopyahin nyo muna. Pagod na ako magsalita. O, yan, no? 2 pieces ampalaya, cut into 2 inches section. Tapos, alisin nyo siyempre yung buto, no? Yung buto nga pala, yun ang isa sa nagpapapait lalo, no? Yan. So, yan na. 1/2 kilo lang ng ground pork. Huwag masyado marami, ha? Baka mamaya yung mga taba-taba. Gawin nyo lean meat, ha? Then, haluan nyo ng carrots. 1 piece of egg. Oh, bakit may breadcrumbs? Ah, yun ang pampa-crispy yata yun, eh, no? Then, onion, garlic, chili flakes, kung gusto nyo medyo maasim, and salt and pepper to taste. Yan. So, alam nyo na yung mga ingredients, ha? Mga misis, ano, sinusulat nyo ba? Cooking show na tayo ngayon, ha? Hindi. Ano pang iba? Kung ayaw nyo naman lutuin, eh, medyo gusto nyo ng raw. Ensaladang ampalaya. Ba, masarap din to. Yung alam, minsan, mas lamang yung lasa ng sibuyas, eh, di ba? Yan. O, ano naman ang ingredients? Ay, naku, napakadali ito. Wala nang luto-luto to, eh. Sibuyas, red pepper, tomato, andyan na yung konting, kung gusto nyo yung ano ba tawag doon? Sinamak. Yung sinamak, medyo suka maraming sili. Ano? Kaya yung mga, pwede rin yung, ano bang kadalasan ginagamit yung mga suka? Vinegar, no? Mga ganon. Apple cider, pwede rin. Sugar cane vinegar, pwede rin. Then, konting black pepper. Kung gusto mo, lagyan mo ng pasas. Kung social ka, pasas. Then, konting salt lang. Ayun na. Ayos na. Salad na yun. Huwag nyo na lalagyan ng mayo, ha? Hindi bagay sa mayo yung mga yan, eh. Okay, so, mamaya may sasabi, Dok, tinuro mo na ingredients, tinuro mo na. Dito sa ensalada, wala na po tayong luto-luto. Yan na mismo yung ingredients. Pag halu-haluin mo, pwede na yan. Sibugin mo na kagad. Tapos, ito, ampalaya con carne. Ito, tuturo ko na sa inyo yung ingredients sa paano pagluto, ha? Ito, ampalaya con carne. Eh, kung hindi naman pinagbabawal sa inyo ng doktor nyo ang pagkain ng beef o kaya ng pork, pwede ho ito. So, anong ingredients? Ito po ang ingredients. Ampalaya con carne ingredients. Yan. Sige. O, basa muna. 2 to 3 cups of water with 1 teaspoon of salt, 2 tablespoon of oil, o, garlic, onion, ground beef o kaya pork kung gusto nyo. Then syempre ang bida dyan yung ampalaya, di ba? Kung marami kayo sa bahay, mga 3 siguro, medium sizes, pwede na yon. Then konting soy sauce lang, pampalasa. Then salt, konting pepper kung gusto nyo, kung anong gusto nyo seasoning, ganyan. Syempre alam nyo na po kung anong bawal sa inyo base sa sakit ninyo. Pag sinabi ng doktor, oh, lessen your salt, lessen your mga soy sauce, so di sundin nyo po, no? So ngayon ang tanong, andyan na yung mga ingredients, no? How to prepare? O, ito na. How to make ampalaya con carne? O, ito na. O, basahin niyo po. Ang dali-dali lang eh.
Actually, habang nagle-lecture ako, may masamang tingin sa akin. Sabi niya, galing mo magturo, di ka naman marunong magluto. Marunong ka lang kumain. Okay, ayan, oh, sama ng tingin, no? Okay, ayan po, oh, sundin nyo lang po. Siyempre, unahin nyo muna, mag-iinit ka muna ng mantika. Okay, medium-sized frying pan dapat. Oh, sige, tapos sunod mo na yung bawang, yung sibuyas. So, cook mo yan, cook hanggang yung onion, eh, mag-iba na yung kulay. No? Alam mo naman, kung luto na yung onion, translucent ng kulay. Then, add nyo po yung ground beef. Then, cook nyo po hanggang maging brown yung kulay ng beef. O kaya ng pork. Mga siguro, tansya, mga 5 minutes yan. Then after that, kung medyo brown na yung beef nyo, lagyan mo ng konting soy sauce, salt, saka pepper. Okay? Then after that, ihuhulog mo na ngayon yung ampalaya nyo na hiniwa-hiwa. Okay? Then, lagay mo na yung iba pang sangkap ng mga gulay. Then, mga 5 minutes pa na konting init. So more or less yung total preparation niya na mga nasa 10 to 15 minutes yan. Okay? So alam niyo na ngayon, alam niyo na pagluto. Eh syempre, dadamihan ko yung ingredients na yung ano ko recipe ko. Ito pa. Ginisang ampalaya with shrimp and egg. Oh, halos pare-pareho naman ang pagluto na halos na mga yan. So sundin niyo lang yung mga tinuro kong step by step. Okay, mama, maayos ba yung paliwanag ko? Natuwa ba kayo na natuto na kayo tungkol sa health benefits ng ampalaya? Ano yung risk ng ampalaya? Ngayon, natuto pa kayo magluto ng ampalaya. At alam nyo na paano bawasan yung tinatawag na bitterness o kapaklaan. Kapaklaan, tama ba term ko? Mali yata. Yung pagiging mapakla, alisin natin. Okay? So ngayon, matanong ko lang, bakit yung iba sinasabi, ang bitter-bitter mo. Sabi niya, Ren, ang pait! May mga ganun, di ba? So, bakit kaya? Ito, nag-research ako. Ito po mga ano ko, mga hugot lines. Ang palya ka ba? Kasi kahit anong pait ang naranasan ko, ikaw pa rin ang sustansya ng buhay ko. Ang baduy, no? Ang baduy ko. Ay, di ba, ne? Baka naman may iba sa inyo, natutuwa. Ay, baduy din naman yung iba sa inyo. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan niyo po yan. Alam mo ba, ang mapait sa pag-ibig? Yun ay palayain ka. Ang saman, baduy talaga. Anyway, maraming salamat sa mga nanood. No? Sana i-share niyo po itong video. At kung nagustuhan niyo, huwag niyo naman kalimutan. Ano? Thumbs up? Ano sunod? Subscribe. Tapos, i-click nyo na rin po ang notification bell. Okay? So, ako po si Dr. Gary C. At marami po nagtatanong about my Facebook. Tingnan nyo po dito sa video description. Ilalagay ko po yung link. Kasi yung Facebook ko po na-hack last November 2021. So, masasabi ko magpo-formance na kung wala yung aking Facebook account. Pero gumawa po ako ng bago. So, tingnan nyo po doon sa description netong video. Nandun po ang link. At yung clinic address ko, nandyan na rin po sa link. So, yung mga nagtatanong, nandyan na po lahat. Pati yung anong oras, paano magpa-appointment, tumawag po kayo. Okay? So, ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!